Tolbong, yung pamilya niya, kilala ko din. Mayaman sila sa Davao. Wala siyang kailangan na pera. Kaya kung makita mo silang dalawang mag-tandem, ayaw nila ng pera, hindi sila takot. Kaya sila matapang at mapagmalasakit. Wala silang kinakatakutan kasi hindi sila mahilig sa pera. Totoo yung sinabi ni Governor kanina. Wala na siyang ibang pangarap, ambisyon. Ano bang gagawin niya? Pera? Hindi na kailangan. Basta gagawin niya. Hindi. The more you, kapag ayaw mo, the more dumarating sa buhay. Ayaw niya maging presidente noon. Naging presidente. Ako po, ayaw ko rin maging senador noon. Binigay po sa akin. Ganito mga taon ko kasi ayaw ng pera. Yung tapang at malasakit nasa sa sarili nila. Dati ang tawag kay Senator Bongo, photo bomber ni Presidente. Pero ngayon talaga naging bomber. Bomber na tagadala ni Presidente ng pera at biyaya para sa mga nangangailangan. Ngayon yung role niya as a bomber, talagang bomber. Dala-dala ang pagbomba, dala-dala lahat ang cheque na ibobomba sa inyong mga mayor, pati dito sa mga nangangailangan, dito sa lalawigan ng Isabela. Well, ito pong malasakit center, if you know, ito yung programa po ng ating butihing presidente through the author, Senator Bongo. Nagkakaroon tayo ng malasakit sa buong Pilipinas and we're so lucky na dito sa Isabela ay pinatayo po itong malasakit center through the leadership of our very own good governor, Rodito Albano III po. Kami po ni Governor Boji sa kami mga opisyal, naliliit po kami ngayon araw na ito, Senator Bongo. Dahil sa nakikita namin na ikaw na hindi taga dito, hindi taga Isabela, yung pa yung malaki ang malasakit sa amin. From the word malasakit, lahat po ng nangangailangan ng tulong na nagkakaroon ng mga sakit po, pwedeng lumapit po dito sa ating malasakit center po. Pagdarasal ko, sir, nga tuloy-tuloy ko maating nga papromo yun, sir, tapong at ano pa'y matulungan nga kasalakan nga, sir. Thank you, sir. Pagyaman akte ado, sir. God bless po. Magpapasalamat din kami kay Bongo kaya nagbigay ng tulong sa amin. Sana ipagpatuloy niya ang pagmamalasakit na sa mga taong Pilipino. Pera niyo po ito, binabalik po sa inyo. Hindi lang sa Ilagan itatayo itong malasakit center. Umpisa lang ito. Yung malasakit center sa Santiago, siguro next month, i-inaugurate na rin pagkatapos ng building nila na ginawa, dati ni Senator JB ng 300 million. So doon din, Senator Bong, babalik ko ulit din sa Isabela at andyan na naman yung isang malasakit center sa Santiago na nagkikater sa Biskaya, sa Ifugao, sa Kakirino. Doon lahat ng mga pasyente pumupunta doon, Senator Bong. At yon national naman, in scope. Ngayon, kung meron na kayong malasakit center, meron na tayong ito na po yung pang 62nd malasakit center sa buong bansa, itong sa Isabela. Actually, napadali pa nga po yung proseso kung sa puntong malasakit na po, Kasi parang ang importante lang dun, yung billing statement lang to ng hospital. At although may mga partners, agencies na hindi lang umalasakit kasi magiging ang sasalunto sa lahat na kung meron pang hindi yung kailangan bayaran ng pasyente is the malasakit center na po ito. So walang masyadong requirements kundi yun lang, ma-confine sila dito, may billing statements, yun lang po as so far as malasakit center is concerned po. May pondong iniwan si Pangulong Duterte, yun na po yung magbabayad. Plus may pondo rin po ang local government para zero balance po ang target ng malasakit center. Maraming salamat, Senator Bong, na mga katulad mong tao na ibinigay sa atin ng Panginoon. Magpapasalamat kami sa Panginoon na may mga tao na ibinigay sa amin na katulad mo. Ang para sa amin, ang serbisyo sa tao ay serbisyo.
sa Diyos. Sabi nga nila, si Bongo, bakit ka pa umiikot hanggang ngayon? Itapos ng eleksyon. Sabi ko, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi lang po eleksyon ang panahon ng umiikot. Ngayon po, dapat umiikot.